So guys, nakikita niyo yan. Yan, familiar, di ba? May pa sila yung washing. Yan. Oh, iniisip niyo siguro kung saan niyo siya nakita. Alam niyo yung mga stone heads sa Easter Island? Search nyo sa internet, makikita nyo kung ano yung itsura nun. Para yung mga ganyan, mga ulo na nakalitaw dun sa buong paligid ng buong isla, Easter Island ang tawag dun. So, ito, gawa to sa styro. Ayan, yan, ito. Styro. Pero, kung papansin nyo, mukha siyang bato, di ba? Pero ayan, ginat-gat nung aso ko, tingnan nyo, styro yan. Styro yan na sinimentohan ko lang tapos tsaka ko nalang pininturahan. Ang medyo matagal na nakatago sa likuran niya. Nakita niyo naman. Puro sapot pa. Dumi, di ba? Teka muna. Pag-enman lang natin. Nakakaya naman sa inyo. Ano man sabihin niyo. Pinapresent ko. Dugit na dugit. Ayan. Basta okay na yan. O ngayon, siya, bala ko sana, ang target ko dyan, gagawa ko ng 2 piraso niyan, tapos lalagay ko dun sa may gate namin. Ang concept niyan, yan siya, tapos ito, bubutasan to sa ibabaw. Meron nakalubog na paso na may mga bulaklak. Ang naisip ko sana maganda ilagay dito, bugambilya. Kasi tingin ko mas maganda yung kulay niya kasi mas malago yung bulaklak. Yan. So, matagal na siya nakatunga nga doon, matagal na siya nakatambay, hindi naman siya nagagawa. Eh dahil medyo sobrang busy talaga nitong mga nakakalipas dahil alam niyo na, solo daddy ako ngayon. Tuloy na lang natin siya, tapusin natin siya, tapos pakita ko sa inyo kung anong kalalabasan pagka nalagyan na natin nung paso sa ibabaw tsaka nung bugambilya. Ang ginawa ko kasi dyan, ito paliwanag ko lang. Itong mga styro na to, ito siya. Yan. Yung mga styro na yan, nabili ko lang yan doon sa nag-hauler. Tapos, pinagdikit-dikit ko yan. Ginamit ko lang yung glue stick kasi nga wala talaga akong alam na pandikit sa mga styro na maganda sanang gamitin na maglalapat siya ng todo. So, para na lang magawa ko na lang yung forma, glue stick ang ginamit ko, tapos kinat ko na lang. Una, yung lagarin muna. Ito, lagarin pang kahoy, yung matulis yung dulo. Para na ikokorte ko yung dito, madaling kortehan. Tapos yung pinaka lakas hangin eh. Tapos yung pinaka korte ito, yung mga kanal na yan, gumamit ako ng steel brush. Ganda no. Diretso-diretso steel brush ko. Oh yan. Yan. Kinorte kong ganun, iniisis ko ng ganun. Ayan, maganda kasi sample, makita nyo. Ayan. Diba? Yun. Steel brush ang ginamit ko pang korte. Nito. Yan, yung labi niya. Ito, kinat ko muna yan, tsaka ako inukit ng steel brush. Lahat yan, pinagtsagaan ko. Hanggang sa makuha ko yung korte. Tapos, nung nakuha na yung korte, naghalo ako ng semento na merong yung bistay na buhangin. Tapos, ipinahid ko rito. Tapos, nung medyo matutuyo na, pinunasan ko na lang ng basahan para yung mga sobrang gaspang matanggal. Kaya ganyan ang kulay niyan. May natira akong kulay pintura doon. Pinahirang ko. Babaka sakali akong gumanda. Pero ang talagang kulay dapat niyan, kulay ba to? Kulay brown pwede. O kaya ganun, tapusin natin yan, tapos para makita nyo kung ano kalalabasan pagka meron na siyang buyak-yak sa taas. Okay guys, isa natin.
Grabe oh, matigas na, mahirap na palang baklasin yung semento pagka naisemento na rito sa styro. Matigas din siya. Teka, try muna natin to. Ayan, nakikita nyo ah. Medyo mahirap din pala siya kung kabin pagka matagal na siya. O kailangan lang, matanggal natin yan, mauka natin yan para itong lalagyan ng pintura na to, maibaon natin yung sa loob. Ito na lang yung gagawin natin na parang paso. Kailangan talaga maibaon yan. O yun, hindi lang. O yun, malapit na, malalim na yung hukay natin. Ang ginagamit natin. Tiyagaan para lumalim. Kailangan kasi pumasok yun. O yun. Tapusin ko lang to. Tapos pag nahilma ko na, ako pakita sa inyo. Ha? Guys, ito. Okay na. Sapat na yung lalim. Tapos, ito. Sukat natin. Yun. O ngayon okay na siya. Nakakumasya na yung timba, yung tumbler natin. Ang kailangan natin ngayon, sisementuhan tong paligid para hindi visible to. Maganda naman tingnan pantay. So, ayun. Sementuhin mo natin para makita nyo. Testing. Sige. Halo. Semento. Subok. Subok pa sa laban. Oo, hindi masyado ikalat. Isa-isa lang anak. Para ano? Huwag masyado malakas, tatalsik sa damit. Tingin dito, ba naghahalo? Ah, naghahalo kami semento. Oh, yun guys, ito ah. Yan, naibaon ko na yung tumbler, yung container ng pintura, tapos nasimento ko na rin yung gilid. Ayan, nakita nyo naman ah. Squalado yan. Ngayon ko lang napatunayan na mahirap palang magplatada. Nakuha na yung basuhan. O yun, dapat rough finish siya. Okay na. Pag natuyo yan, papahiran natin ang fiberglass resin para hindi na talaga safe na, hindi na siya mababasag. Tapos kahit lagyan natin ngayon ng halaman, ng bulaklak sa ibabaw, tapos didiligan, hindi rin maapektuhan yung pinaka ano, kasi pagkakaraniwang semento lang yan, sisipsipin yan yung basa ng tubig. So para hindi mangyari yun, yung fiberglass resin natin kung para safe siya sa mga elements. Ayun. Ayos ba? Oh guys, ito na lang muna ha. Kasi wala akong mahagilap na bugambilya eh. Kaya meron si misis nito, mga lumang buyak-yak na hindi na nagagamit. Nakatago na to, hiniram ko muna. Poporma ko sa kanya para lang makita nyo kung ano itsura pagka naka-set up na yung halimbawa nataniman nyo na ng bulaklak sa ibabaw. Magkakaroon lang kayo ng idea. Hindi talaga ito yun ha, pero idea lang. Ito parang naging pangkista yung Jack Sparrow. Oh, yun na guys ha. sabi ko nga sa inyo, pagpasensyahan nyo lang, hindi ako magaling na flower arranger. Mapagdudahan ako ng commander ko pag gumaling ako mag-ayos ng bulaklak. Ayan. 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 Ayan.
Wala, pinaghalo-halo ko lang yung mga bulaklak na nakita ko eh. Pero at least, magkakaroon na lang kayo ng idea kung ano yung itsura niya. Yan. Guys, ito ha. Okay na. Natapos na natin. Salamat. Sana nag-enjoy kayo. Pasensyahan nyo na yung bulaklak na nakita ko. Yan lang meron tayo. Wala akong makagilip na bugambilya. Pero kagaya po ng lagi ko sinasabi, kung bago kayo sa channel natin, huwag niyo po kalimutan, pakiclick po yung subscribe button. Patulong po, pakilike na rin po, pakishare kung po pwede para mas maraming makapanood. So, salamat. Sana huwag kayo magsasawa sa panonood. Thank you guys. Peace. God bless. Thank you.